What's up mga kabeche? So ngayon tuturo ko sa inyo kung paano nga ba makakuha ng student permit sa bagong system ng LDO, no? So eto, nakuha ko na yung student permit ko. So ano nga ba yung mga kailangan para makapag-apply ka ng student permit? So unang-una, gumawa muna tayo ng account sa LTO portal, no? Search nyo lang sa Google LTO portal, tapos mag-register kayo. So pag nakapag-register na kayo, yaan nyo lang yun. Kasi kailangan nyo yun eh, pagka mag-apply na kayo ng student permit. After nun, may portal ka na, maghanap ka na ng LTO accredited driving school. Na kailangan natin ay ang certificate na na-accomplish nyo yung 15 hours TDC or theoretical driving course sa isang LTO accredited driving school. Kailangan nyo rin ng birth certificate, isang valid ID, at saka medical sa LTO accredited clinic. So ayun yung mga kailangan nyo. So ano nga ba yung mga step by step processes na mga kailangan nyong gawin, no? So unang una, syempre mag-e-enroll muna kayo sa driving school, sa LTO accredited driving school, para dun sa 15 hours TDC. Kailangan makompleto nyo yung 15 hours, no? Usually hinahati yon sa 3 days, so tagpa 5 hours each day. And dito sa TDC, pag-aaralan nyo lang naman yung mga basic, yung mga fundamental sa kalsada, no? Yung mga signs, yung mga road signs, yung mga kung paano maging defensive driver, yung mga batas, ganun, penalties, etc. Yun yung pag-aaralan nyo nun, bali 15 hours yun. So pag natapos nyo yung 15 hours, makakakuha na kayo ng certificate na na-accomplish nyo yun, no? Na na-accomplish nyo yung TDC na yun. Pagkatapos nyo makakuha ng certificate, pwede na kayong magpunta sa LTO to apply student permit, no? So pwede rin pala kayong pumunta sa mga renewal sites sa mga malls, no? Sa SM or sa Robinson, usually meron din yun. And mas okay kung dun kayo kukuha dahil mas onti yung pila dun and air condition pa, no? So ayun, meron na kayong certificate ng TDC. So pagkatapos nyo makuha yung certificate ng TDC nyo, pwede na kayong dumiretso dun sa renewal site, no? Then dun na rin kayo kumuha ng pang medical nyo. Kasi usually sa mga ganun, katabi lang nun meron na dun medical na, meron na dong LTO accredited clinic na pwede nyong pagkuhanan ng medical. So usually, ang gagawin lang naman dun, papabasahin ka ng mga letters sa malayo, no? Para malaman kung may problem ka ba sa paningin. Ganun. Tapos tatanong sa'yo kung may ano ka, maintenance, mga ganun, and so on and so forth. Ganun lang. Bali, kailangan rin doon i-identify yung ano mo, blood type mo. Kaya dapat alam mo yung blood type mo, no? So kung hindi mo naman alam, pwede mo naman doon malaman yung blood type mo, no? Bali, may additional payment lang ata yun, no? Ako kasi alam ko na yung blood type ko, kaya yun ako nagpaganon. So ang binayaran ko nga pala doon sa TBC ay 1,400. Depende yun sa driving school, no? Meron 2,000, 2,300, iba-iba. So mag-canvas na lang kayo siguro ng driving school na mas mura yung TDC, and make sure na LTO accredited yung driving school na yun, no? So 1,400 sa TDC, dun sa medical 480 pesos, no? So pag nakuha mo na yung medical mo, ang gagawin mo ngayon, ipaserox mo yun kasama nung birth certificate mo at saka nung valid ID mo, ipaserox mo yun, no? So to make sure, pakuha ka ng kahit 2 copies na xerox na, no? Para kung kunin man nila, meron ka pang extra. And yung medical na yun, valid for 2 months. 2 months lang yun. Ngayon, may xerox ka na ng birth certificate, valid ID, medical, tsaka pa-xerox mo na rin yung certificate mo ng TDC. Gagawin mo ngayon, pumunta ka na dun sa mismong ano nila. Kasi may mga windows naman dun, eh, no? So, sabihin mo lang, kukuha ka ng student permit. So, bibigyan ka nun ng form, papasagutin ka ng form. Pagkatapos mo magsagot ng form, ibibigay mo sa kanila yung mga requirements na yon, no? And may papabasa lang sa inyo doon na parang manunumpa ka na ano, na ako yung magiging maingat sa kalsada, hindi gagamit ng cellphone, ganun-ganon, no? Papabasahin lang sa inyo nun. So, tapos bibigay mo na yung mga requirements. So pag nabigay mo na yung requirements, hintayin mong tawagin ka ulit. So pag tinawag ka na ulit, ang gagawin doon is kukunin na yung biometrics mo, no? Yung fingerprints and yung signature mo.
and magbabayad ka ng 250 pesos. So pag tapos ka na doon, kukunin mo na yung permit mo and nakalagay lang yung sa bond paper, no, naka-print out lang yung sa bond paper. Ito kasi, ito naka-print out lang to sa bond paper. Ginawa ko lang, pinakat ko kasi syempre isang buong bond paper yan, tapos ito lang naman yan. Pinakat ko tapos pinalaminate ko. Wala lang, trip ko lang. Tsaka para ano, sigura ra ako, baka malukot-lukot. So, yun ganun. So, ayun. Yun, lang, yun na yung process, guys. Yun na yung process na yun. So, mga nagastos ko doon, 1,400 sa TDC, 480 sa medical, tapos 250 doon sa fee, sa pagkuha ng student permit. So, nagastos ko doon is 2,130, no? Wala pa doon yung mga bayad sa Xerox, yun. Pangahe, mga snacks, mga ganun. So, maganda na rin kayo mga 2,500. Siguro. Pero depende nga yun sa driving school, naharap kayo ng mas murang driving school, guys. So yun, meron na kayong student permit. Sa inyo, Prasmo, kung may tanong pa kayo, comment nyo na lang. Try ko sagutin. Yun lang.